Natatawa ako. Hihihihi. Tinanggal ako ng BIR. Oh, denilis ako. Ah, from being a top withholding agent. Ako ayoko maging top withholding agent at yung 100,000, ah, kung mahigit kumulang na tax withholding agent, ayaw din nila na maging top withholding agent. Okay? So, pag-aaralan natin sa araw na to, ano ba ang benefits ng pagiging top withholding agent? Ano ba ang liability ng pagiging top withholding agent? Sa akin po, eh wala hong dapat kayong ipag-alala. Dahil mayroon hong mekanismo para kayo ay mawala o madilis. Yun nga yung topic ko eh. Ha? Delist yourself. Ayan. Delist yourself sa pagiging top withholding agent. Ito ho yung proof. Ah, kalalabas lang ho nito ng June. Ayan. Lakihan ho natin. June 22. Delisted top withholding agent. Page 27 ho. Ayan. Ito yung 27. At nasa Business Insight ng Malaya, makikita niyo yung pangalan ko. Ay ito po. Tinanggal ho ako ng BIR bilang top withholding agent. Anong benefit? Pag tinanggal ka, at anong benefit kapag ikaw ay inilista bilang top withholding agent? Pag-aralan muna natin ang history nito, mga ka-taxpayer kong minamahal. Ito po yung Revenue Memorandum Circular 80-2022. Alam ko namang nababasa nyo riyan. So, kailangan maglabas sila ng circular katulad ho nito para makita mo na ikaw ay nagkaroon ng deletion. Chine-check ko yan from time to time. Sino ho yung dapat matanggal at sino ho yung dapat tawag nito, ma-include. Pero ito ho, meron ho akong solusyon para matanggal ho kayo dyan. So, ang ginamit ho nila ay Revenue Regulation 11-2018, January 31, 2018. In-include ho nila rito yung top withholding agent. Ito. So, pag naging top withholding agent ho kayo, supplier of goods and supplier of services, eh kailangan ho ninyong mag-withhold halos sa lahat ng inyong purchases. Halos sa lahat ng inyong expenses. Sa akin ho, bilang tax specialista, hindi ho maganda to. At ito po ay ipinagpapalagay natin na isang illegal act ng Department of Finance at ng Bureau of Internal Revenue. Explain ko sa inyo yan mayan-mayan, konti lang po. Ano? So, pwede ho kayong madilis. So, ang ginawa akong unang-una, humingi ako ng certification. Ayan ho yung inisyong certification sa akin. Kai-issue lang ho ito ni Revenue District Officer Ilagan at ginawa ho niya noong June 14, 2022 at sinasabi niya rito, April 1, 2019, Mr. Emilino T. Maestro, isa kang top withholding agent. So, para patunayan yan, binigyan niya ako ng kopya na ang date ho ay March 18, 2019, D46, page 46. At makikita niyo ho rito, ang pangalan ko ay nasa number 226. Ito po. So, base ho dito sa regulasyon nila at base sa certification na inisyo po ng BIR, at ng Department of Finance sa akin, ito po yung pangalan ko, ayan, ako po ay nasa listahan ng top withholding agent. So, ang objective mo ay delist. Pag sinabi hong delist, matanggal ho kayo sa listahan. Okay. So, bibigyan ko kayo nung letter na ginawa ko. Okay. Ito po yung letter na ginawa ko. Ayan. Question ko. Actually, wala pa naman akong question. Sinabi ko lang dito, bakit nyo ako in-include at bigyan nyo ako ng certification
na ako ay included. Ngayon, anong gagawin ko? Sir, pag nakuha ko yung letter na libre, okay? Paano ko makukuha nga pala yung letter na yan? I-PM nyo lang ho ako. Okay? O kaya tawagan ho nyo yung telepono rito. Ayan. Hingi kayong kopya. Bibigyan kayo ng mga taong makakasagot sa letter na yan. Dang letter na yan, sorry. So, ipa-file nyo ho yan sa RDO. At hihingi kayo ng certification. Similar dito sa certification na ibinigay sa akin. Okay. Siyempre, sasabihin niya, top withholding agent kayo. Kasi mga masunuring revenue officer yung mga RDO sa mga kanyang Commissioner of Internal Revenue. Pero may mas mabilis na paraan. May paraan para tapusin na natin kayong 100,000 na top withholding agents. May mga lawyers ho tayo. Okay? Nandiyan ho si Attorney Linus, Attorney Gemma, Attorney Minerva o Attorney June, Attorney Sarah. At sumasama ho si Attorney Che at saka Attorney Terence sa atin. Sila ho yung mga tax lawyers na hahawak ho ng inyong mga kaso pagdating ho sa Subpoena Duces Tecum, sa Department of Justice, sa Court of Tax Appeals, at saka dyan po sa Supreme Court. Mga tax lawyers ho yan na tinatawag ko na taxespecialista.legal. Abangan nyo ho yung website na ilalabas natin. So, yung mga accountants na walang mga lawyers, kayong mga taxpayers na walang lawyers, lumapit lang ho kayo sa amin at sinisiguro ko magkakaroon kayo ng legal department. Virtual. Mayroon na kayong lawyer, available, affordable, and accessible. Iyan ho yung ipinapangako natin sa bidyong ito. So, meron hong paraan. Sabi ko kanina, ano ba benefits para gawing kang top withholding agent? Ano ba ang liability pag ikaw ay naging top withholding agent? Ako ayoko. Ayoko. At sinasabi ko nga from the very beginning, batay sa batas natin, illegal ho ang pagiging top withholding agent because illegal yung Revenue Regulation 11-2018. Ipaliwanag ko lang ho sa inyo mga ka-taxpayer kung mahal. Kasi ito, yung top withholding agent na sinasabi ko dito, mga ka-taxpayer kung minamahal, ayan, eh nagbibigay ho ng obligation. Ayan, nag-create siya ng obligation. Sino nag-create ng obligation? Ang Department of Finance. Ang iisipin ninyo ganito, simple lang. Mayroon bang power, may inherent power ba ang Department of Finance, ang Bureau of Internal Revenue na mag-create ng obligations? So, ang create na obligation ay pag ikaw ay naging top withholding agent, magwi-withhold ka sa halos lahat ng withhold expenses mo at saka sa purchases. Yun yung create obligation. Ngayon, ano mangyayari kung hindi ka napaka-withhold? So, pupuntahan natin, para masagot natin yan, pupuntahan natin yung Republic Act 8424. Ito yung magiging basis natin para maging unlawful yung RR 11-2018. Yan. Yan ang ituturo ko sa inyo. So, mga ka-taxpayer kong minamahal, if you fail to withhold tax, wala kang gagawin kung hindi i-remit mo pa rin. Okay? Ang ibig ko sabihin ganito eh. Nakalimutan mo mag-withhold. Hindi mo naman pera yun. I-withhold mo lang as i-remit mo sa BIR. So, binigyan ka ng trabaho. Okay? Binigyan ka ng trabaho. Eh, dapat ka bang bigyan ng trabaho? Eh, trabaho ng BIR yung mangolekta ng buwis eh. Hindi naman ikaw. Kaya lang, ipinasa sa'yo. Bakit? May karapatan ba sila na ipasa sa'yo yung trabaho nila? O, yun ang hahanapin natin. Kung meron, okay. Kasi, hindi BIR ang nag-create ng obligation, kung hindi batas. Kung sinabi ng batas, oh, ikaw, Mr. Maestro, ikaw, tax specialista, mag-withhold ka ng tax at remit mo sa BIR. Pinagre-remit lang ako sa BIR, pero hindi BIR yung nag-uuto sa akin, batas.
Eh, sino yung, kaya saan ba galing yung batas? Sa taong bayan. Diba? Inelect natin yung mga government officials na yan. E de therefore, tayo yung nag-utos sa sarili natin. Ngayon, kung wala namang batas, katulad ng Republic Act 8424, at saka ng train law, hindi pwedeng iutos sa akin ng BIR, hindi pwedeng iutos sa akin ng Department of Finance na mag-withhold ng tax. Yun yung sinasabi ko. Ang tanong, may batas ba, sir? Sabi ng Department of Finance, meron train. Binasa ko yung train, Republic Act 10-10963. Walang nagsasabi doon na magke-create ang Department of Finance at ang BIR ng top withholding agent. Wala. So therefore, figment ng imagination nila ang top withholding agent. Ibig sabihin, hindi siya batas. So therefore, kung walang batas, hindi ka dapat maging top withholding agent. Kaya kailangan natin yung mga sinabi ko sa inyo mga lawyers. Sila yung magre-represent sa atin sa Court of Tax Appeals. Tumama kayo sa akin, kontakin nyo yung numbers na ilalagay ko rito. Okay? So, pag kayo ay nag-failure to withhold tax, eh, sa bulsa ninyo manggagaling. I-re-remit nyo yung tax na hindi nyo na-withheld. Ulitin ko, i-re-remit mo yung tax na hindi mo kinuha sa supplier mo. Ibig sabihin, pera mo yung i-re-remit mo. Second, magdadagdag ng surcharge yan. 25%. So, kung ang utang mo, 10 million, hindi mo na-withhold, eh magdadagdag ng 2.5 million. So, ang sakit sa bulsa nun. Then, magdadagdag yan ng interest. Magkano ba interest ngayon? 12% ba o 6%? Paki-ano nyo nga dyan, paki-comment nyo nga sa below kung 12% ang interest, 25% ang interest, 20% or 6%. Paki-tulungan nyo nga ako. At may penalty yan. Okay? I-charge ka ng penalty. Bakit? Para hindi ka namin ikulong. Ha? Magbayad ka ng compromise penalty. Imaginin mo, nagkaroon ka ng liability because of the figment of imagination ng several people. Okay? At bukod dyan, may criminal liability ka. So, ibig kong sabihin mga taxpayer, pag-winay natin, okay, ang benefits ng pagiging top withholding agent at saka ng hindi pagiging top withholding agent, regular taxpayer ka, mas matimbang na huwag, hindi dapat mapasama ang kapangalan mo sa listahan ng top withholding agent. In the first place, wala dapat na top withholding agent. Kaya kayong 100,000 top withholding agent, kontakin ninyo ako through PM, through email, through text, to call yung grupo ko, pro-protectionan namin kayo. Yan ang kulang eh. Wala kayong legal department. Ngayon, meron na tayo. Now, ito yung paliwanag ko kung bakit illegal yung top withholding agent. Ayan, nasa section 244. Rules and regulation. Kailangan maintindihan ninyo, paano ba gumawa ng rule? O ito, simple lang eh, nakasulat naman eh, mga taga-DOF, eh, pwede bang sumunod ho kayo sa batas? Kasi yun ang gusto naming mangyari. Lahat tayo, pantay-pantay, sumusunod sa batas. Sabi dito, authority of the Secretary of Finance to promulgate rules and regulation. Ang trabaho lang niya, inherent, promulgate rules and regulation. Tanong, paano pinopromulgate? The Secretary of Finance shall promulgate all needful rules and regulation for the effective enforcement of the provisions of this code. Liwanagin ko, walang rules and regulation kung walang provision sa tax code. Ibig sabihin, kailangan munang may provision sa tax code bago magkaroon ng rules and regulation. Okay, naiintindihan ninyo. Kung walang i-implement, ibig sabihin walang batas, anong rules and regulation yung gagawin mo? Di wala. Kapag merong batas, merong kang rules and regulation, ano yung batas? Yun yung Republic Act. Tanong, may Republic Act ba para sa top withholding agent? Wala. O therefore, dapat wala kang rules and regulation para sa top withholding agent kasi hindi naman inalalatag, hindi ka inuutusan na mag-promulgate ng rule sa mga batas na wala, non-existing yung mga batas. Yun lang, ganun na kasimple.
So kung hindi mo naiintindihan itong si pinag-uusapan dito, pwede mong ulitin yung video at pwede mo rin siyang i-share batay sa iyong opsyon, di ba? At huwag niyo kalimutan, mag-like, mag-share. At itong video na susunod, panoorin nyo para ito sa kinabukasan ninyo at ng inyong pamilya. Kung sawan-sawa na kayo na mamuhay sa slum area o tinatawag na squatter, wag naman, pag namatay naman kayo, wag naman sa squatter din. Okay? Habang nabubuhay kayo, pangarapin ninyo na wag kayong mapunta sa isang squatter area. Alam ho ba ninyo, sa ibang bansa, ang tawag ho nila rito ay squatter. O, isa pa ho ito. Tingnan nyo, gusto nyo bang yung, pabayaan ko na, pagpatay na ako, ano nang mangyari sa akin? Kawawa naman. Respetuhin po natin ang sarili natin. Sagrado po ang binigay sa ating katawan, galing sa taas, sagrado ho yan. So, pag nawala, respetuhin din natin. Wag ho ninyong pangarapin na maging ganito ho yung kahantungan ng inyong katawang lupa o dito ho kayo ilalagay. Ang tawag ho nga nila dyan, squatter area. Ayaw natin yan. Tapos, pagdating ho ng undas, ayan. Pagdating ng undas, daming tao. So, sa dami ng tao, baka mawala pa ho yung apo ninyo o yung anak ninyo. Hinahanap ho yung inyong puntod. Diba? So, minsan, yung mga minamahal nyo sa buhay, hindi na kayo mapuntahan. Why? Naiinis sila sa dami ng tao, mainit, mabaho, diba? Ayaw na nilang pumunta sa ganyang mga lugar. Hindi ko sinasabi na ang Manila North Cemetery ay mabaho. Wala ho ako sinasabing ganun. Ang sinasabi ko lang, yung feeling ng tao. Pag pumunta sila sa isang maraming sa mataong lugar, mabaho, masyadong masikip, ayan. So, minsan pa nga, hindi kayo makita. Hindi makita yung puntod, sa dami ng puntod, di ba? So, anong solusyon natin dyan? Yun yung dapat nating pag-isipan eh. So, ano pa mga alternatibo? Kaya yung ibang tao, kumukuha sila ng columbarium. Wala namang pinagkaiba ho yan sa ganito eh, yung columbarium eh, di ba? Halos parehas lang, pinaganda lang. Ito, isa sa mga columbarium na maganda rin. So, ang sinasuggest ko mga ka-taxpayer kong minamahal, habang may panahon pa na mag-decide kung saan kayo pupunta, sabi ko nga, this is your kinabukasan, this is your future. Pwede ho natin gawing ganito. Diyan ho kayo ilalagay, maayos, okay, ang view. Hindi madedehado yung inyong pamilya because pagkatapos nilang pasyalan kayo, pwede silang mamasyal dito sa paraiso. Ang view nila, nakaka-relax, nakakatanggal ng stress, nakakatanggal ng problema. Magagawa ho tayo, hindi ho columbarium. Pag sinabi ho kasing columbarium, column, nakatayo. Ito ho hindi, nakahiga. Ang tawag ko nga is, hindi ko lang alam kung tama yung horizontium. Horizontium kasi horizontal. Horizontium, ha? So gagawa ho tayo ng ganito. Okay? Ganyan ho. Nasa lupa. So yung mga bawat butas niyan, nandoon ho yung urn ng minamahal niyo. So kung yung minamahal ho ninyo ay nandito sa ganitong sitwasyon, ayan, pwede ho niyong ilipat diyan. Pwede ho, once na matapos ho yung project natin. So, kung ang minamahal nyo nandiyan sa ganitong lugar, pwede ho nyong ilipat dito sa ating pinag-uusapan. Ayan, dito sa ganito, lilipat natin yan. Dito ho natin ilalagay. So, may mga urn ho kayong pwedeng kunan. Ang tawag ho dito sa urn na to is living urn. Okay? So, pwede rin ho dun sa urn. Hindi ko ho kayo, may option ho kayo, ganitong urn. Ibig sabihin, forever na nandiyan ho yung kanyang labi. Yung sinunog, ashes niya, nandiyan pa rin sa urn na yan. Okay, ilulubog. Or pwede ho kayong mamili, mga ka-taxpayer kong minamahal, yung urn niya, gagamitin natin na plant-based. Ayan, plant-based. Mapapansin nyo, yung urn meron hong tumutubong plant. So, yung plant na yan, pwede ho kayong mamili
Maraming klase ho ng plant na pwede nyong ilagay dyan. Ang ibig ko lang sabihin ay ganito. Yung abo, lalagyan ho ninyo ng seed. Okay? So, yung seed tutubo, magiging halaman. So, yung abo, naging halaman. Sino ngayon yung halaman? E di yung inyong mahal sa buhay, nabuhay siya sa pamamagitan ng halaman. Siya ho yung halaman ngayon. Yung ashes, naging halaman. E di buhay siya. Diba? Buhay. So, iyon ho. So, ano-ano mga halaman na pwede siya? Ito ho. Ilakihan nyo na lang ito para makita ho ninyo. At pagsasama-samahin natin yung mga urn na pare-parehas yung kanilang piniling halaman. For example, ang piniling halaman ay itong kulay blue. O, di lahat ng blue sabay-sabay, iisang lugar lang may zoning tayo para sa mga gustong maging halaman sila. Ha? Kung ikaw, namatay ka na, gusto mo maging halaman, o sasabihin mo lang sa amin, dito kami, Mr. Maestro, ha? Ito yung lugar ko. Ha? Ito yung lalagay mo sa akin. So, kami na ang bahala doon. Okay, tuturuan mo lang kami. So, of course, di namin alam kung kailan ka mamamatay. Kailangan may pamilya ka na magsasabi sa amin para mag-a-action naman kami. Kasi, i-reserve namin yan sa iyo, sir. I-reserve namin yan. Karapatan mo yan kung anong gusto mong mangyari sa iyong kinabukasan. Hindi lang sa iyo, pati sa mga pamilya mo. Okay? Pwede kayong tabi-tabi. Lahat naman tayo pupunta dyan, pero sinasabi ko lang, gusto ko, pag napumanaw ako, maganda yung pupuntahan ko, hindi dun sa squatter area, okay? Pwede rin ho kayong maging paso. So, yung isang namatay, naging ashes na siya, gagawin siyang paso. O, di gagawa tayo ng malaking paso. Ando dun siya, tumutubo. O, di siya yun, diba? So, pag ganyan na yan, ito yung mga sample, oh, paso ka, tumubo, ayan na. So, ano mangyayari ngayon? Ikaw na ngayon yan. Pag pinuntahan ka ng pamilya mo, ganito itsura. Hindi ba mas maganda kung ganyan? May kinakausap yung iyong mahal sa buhay? Buhay ka eh. Halaman ka eh. Pwede kang kausapin. Diba? Napakaganda. Napakagandang senaryo to. Napakagandang kunan ng picture. Napakagandang ilagay sa Facebook. Ito yung tatay ko. Ito yung lolo ko eh. Isa na siyang halaman. Pwede niyang puntahan, pwede niyang diligan, pwede niyang gupitan. Para kang nagugupit ng buhok. Di ba pinagaganda mo? Or kami na gagawa nun sa'yo. May magbabantay, may magugupit, may magtitrim, may maglilinis. O so hindi ka nag-iisip na parang ang dumi-dumi naman. Ang dumi-dumi naman nung aking libingan ng minamahal ko. Di ba? Meron bang peace of mind pag ganito? Pag madumi ang libingan? Diba? Pag madumi ang libingan, meron ka bang peace of mind? Yan, patong-patong. Diba? Parang sinisisi mo ngayon sarili mo, hindi mo na mabigyan ng magandang libing yung minamahal mo. So, ngayon hindi na ho. Kasi ito ho'y iniisip ko ng matagal. Nasa sa inyo ho kung gusto ho ninyong maging ganito. Or manatili sa ganitong kalagayan ang mga mahal nyo sa buhay. Yan. Magiging ganyan ho yan. Yung inyong minamahal sa buhay. So, ang kagandahan nito, ito na ngayon yung ilalagay ninyo sa inyong Facebook account. Napakagandang picture. O, itong gusto nyong picture sa Facebook nyo. Mamili kayo. Itong picture sa Facebook o itong picture. Diba? Hindi lang yon. Magkakaroon din tayo ng pet cemetery para ho sa inyong mga minamahal na alaga. Karapatan ninyong ma-enjoy ang Pilipinas. Kasi, Pilipino kayo. Marami pong salamat mga ka-taxpayer ko mahal. Peace and happiness be with you for life.